Ayan mga kaibigan, yung sign ng Peterbilt na malaki. Yun, Freightliner. Yan, kikita nyo. Mga ganyang klase ng mga truck mga kaibigan eh. Napaka bara ko tignan. Loob ng Freightliner. Oh wow! Sundan nyo lang mga kaibigan si Lakay sa adventure niyang ito sa pagkuha ng truck. Kung papaano ba ang step sa pagiging owner operator in presyo ng tractor na yon is nandito nakalagay $179,868. Yan, include na yung cab heater at saka inverter. So, sabihin na lang natin nasa $180,000. Ang ano ni Mrs., try muna namin sa ibang dealers at saka ibang klase ng truck. Kaya stay tuned lang kayo mga kaibigan kasi itong adventure nating ito ay step by step ito kung paano tayo. Oh, mahirap mag-decide. Kain mo tayo ng saging. Ayan si Mami, kakain mo ng saging. Mahirap mag-decide. Kaya yan. Ayan mga kaibigan, bali ang susunod natin pupuntahan is try natin puntahan ng Freightliner. Baka sakaling mayroon silang available na unit doon na maaari natin tignan. Oh, dapat tumunan tayo doon. Ikaw na. Ayaw, sige. Ayun mga kaibigan, itong pangalawa nating pagsha-shopping ay nandito tayo ngayon sa Freightliner. Yan, nakikita nyo. Freightliner Winnipeg Trans Solution Truck Center Showroom. Yun, punta tayo sa sales. Yun. Sarado na yatangan. Ito ba? Doon, doon, baka doon. Yan. Ito muna tayo sa loob. Magtanong, tignan nyo mga unit nila. Yan. Ay, yan mga kaibigan, nandito tayo sa loob ng Freightliner. Oh, wow! Nice one. Yeah. But you don't have the thing, right? That like, for if I wanna take my truck here, like I put into a different, the different company, you don't have available unit like this? No, for because now, he said to me July probably. Yeah. For now, we are sold out until July. Just sabi lang ang ganda sa loob. Halika, halika. Oh wow, it's a leather seat. Oh my god, man. Wow. Feels like a... So where do you work right now? I'm Truck Enterprise. Feels like I'm in love, man. Wow. Look at the dust. See? Oh, it's carpeted, huh? So, is there any light here? Open your light mo. Open your light mo. Wow. Open your light. Yan, nakita ko nga eh. Oh, this is big, man. Yes, it is. Oh, it's okay. Nice. I like this. Mark Smart truck will cost you somewhere around 181,500 something. What engine is this, buddy? This is a DD15. Detroit, yeah. Wow, man, I like this, man. I love this. Oh. What are those? That's a fridge, refrigerator. Oh, wow, look at the fridge, man. Oh, lucky. Fridge. Oh, lucky, oh. Look at the fridge. Like Peterbilt. Yeah. Is this built in the bunk heater? I'll show you outside once. Okay, it is. Yeah. You call this like the park air? Park smart. Park smart. Yes. Even the truck is turned off. It's actually, you can do the heater and the aircon. The inverter as well? Yeah. Oh, wow. Yeah. Oh, man, it's all in one. The Cascadia one, man. All in one is the Cascadia. Wow, man, wow. What time you close today, like 5 or 6? We usually close at 5, but we have one salesman on the floor. Oh, okay. Till 6 o'clock. Wow, man, wow, this is the one. You have a truck right now and you're thinking about putting your truck at Turk, but the Volvo. I really want to go here because I want to look what exactly is. Who wants the Volvo? Turk? Yeah, I want Volvo too, but it seems this is the comparing
thing into the market right now because we are way better than Volvo. Yeah, I check it into the way I check into the yep. the thing, the internet. You just went to the Volvo. Yeah. So it's all leather. Oh wow. So the newer ones, look, I'll show you something else and you'll be. Yeah, is there in outside? Yeah, we can go down there. Oh, look at that, man. Oh, kaibigan, oh. Fruit planer. Ang daming mga kasi. Abubot din, kompleto na to. Wala na. Yeah, let's go down. Come on, sir. Yeah, let's go. Alright, mga kaibigan. Samahan nyo lang ako sa aking adventure. Yan. Park smart. Yun, nasa taas. Andito yung battery niya. Yun. Gusto mo magpalamig kahit pati ang truck mo magpainit. Press lang din. Lagi ng ano niya. Ay, gusto ko to. Maganda. It's huge, man. Yeah. Oh, so I've been comparing before I proceed, but I'll way better than Volvo, man. Check that out. Ano naman ang gulong ng lalaki, oh. Ang differential niya, oh. Laki. Ayan, mga kaibigan, yung sign ng Peterbilt na malaki. Yun. Ngayon, tignan natin yung kanilang mga truck dito na nakapila. Yan, for sale. Yun. Ayan, mga kaibigan, oh. Simulan natin dito sa likod. Hindi natin pwedeng galaw-galawin yung mga yan kasi baka mamaya magalit pa sila. Yun, oh. Mga ganyang klase ng mga truck, mga kaibigan, napaka bara ko tignan. Oh. Likod ito, mula dito hanggang dun sa dulo. Hindi na ako didiretso dun sa dulo, mga kaibigan, kaya sobrang lamig. Sisilipin lang natin dito sa mga malapit sa atin. Yun. Yun, mga kaibigan. Tignan nyo naman yung dating ng truck na yan, oh. Ito. Napakabara ako tignan. Oh, kanya-kanyang kulay. Ang astig. Oh, ang kulay nito, ang ganda. Green. Stainless. Pero pagkakalam ko, yung mga ganyan, mga manual yung mga ganyan, mga kaibigan. Yun. Ewan ko kung mayroon pa silang deal ngayon, yung sinasabi nilang good deal, kaya may unit ngayon sa Peterbilt. Ewan ko kung meron pa yun. Doon mga kaibigan, nakita nyo naman. Eh. Laki. Ang lalaki eh. Oh. Oh. Yung forma eh. Stainless. Laki ng bank. Yun. At yan naman yung truck ni Boss Relan. Yun mga kaibigan. Yan. Oh, lamig. Ayun mga kaibigan, no? Natapos yung ano namin ni Mrs. Yung unang yugto ng pag-hunt namin ng truck. Kung nakita nyo yung Freightliner, which is in talagang meters, nandoon na lahat. On Par Street. Undoy na tayo ngayon sa bahay, pauwi na tayo. Andun na lahat. Mayroon na siyang inverter, which is yung inverter na yon is magkakaroon ng power source yung mga outlet mo kung gusto mong magluto ng mga ulam, magagamit mo yung iyong microwave oven, rice cooker, ganun. Yung park air na sinasabi nila, which is kahit na patay yung makina ng sasakyan mo, kapag gusto mong buhayin yon, mayroon kang bunk heater. At kung tag-init naman, mayroon kang air condition, which is yun yung isang kailangan ng truck driver bilang bumibiyahe ng malayuan. Kasi bilang owner operator, ang gusto natin siyempre yung makatipid tayo ng gasolina kasi doon tayo talaga
nakikita sa pagtitipid ng gasolina. Kung wala yung mga ganong mga accessories niya, ay siyempre, might mayari ng pagpapatakbo natin ng ating truck, which is kukonsume yun ng gasolina. Malulugi tayo doon. Ayan. So, bali, yun sa Freightliner, wala silang available, which is maganda rin yun. Kursonada ko rin yun. Actually, lahat ng truck, magaganda talaga. In 300 meters, turn right on College Avenue. Sabi nung isang tao yung kausap mo eh. College Avenue. If he gets one for you tomorrow, then I can get one for you too. Yeah. Oo nga eh. So, parang tinatapatan na lang niya eh. Depende rin yun sa credit history mo. Turn right on College Avenue, then arrive at 721 College Avenue on the left. Mm-mm. Kaya yun mga kaibigan, yun yung unang step, no? Meters, arrive at 721 College step Avenue. Step pa, i-register mo muna yung company mo. Una, i-register mo muna yung company name mo. Tapos kung kukuha ka ng truck, ilagay mo na sa... Lakay Transport. Malamang, yun na siguro ang ating company name, Lakay Transport. Ayan, pangalawa, ang since meron naman akong employer, nag-apply ako sa truck ng owner operator, de madali na lang sa akin yung pangalawang step. Which is yung pangalawa, yun nga yung ano, yung kung satisfied ka na dun sa sasakyan, yung truck na kukunin mo, edi magpapa-credit check ka na. Yun na yun. Kapag ka makita nila yung credit history mo, maganda yung credit history mo, credit check mo, ibibigay na nila yung ano, yung truck sa'yo ng kung ilang mga percent. Yun. Kaya sa susunod nating content mga kaibigan, regarding dito, lalagyan ko siya ng part 1 at part 2 upang hindi kayo mawala. Sundan nyo lang mga kaibigan si Lakay sa adventure niyang ito sa pagkuha ng truck. Kung papaano ba ang step sa pagiging owner operator in Canada. Hanggang sa muli mga kaibigan. Lakay Pinoy Trucker.